open sila kahit anong bulaklak. And then, meron din sa amin sa store, may dalawang uri ng honey. Yung tinatawag na mulabi at saka wild. Yung mulabi ay 10 box na ganyan. Ikinikage po yan sa isang hawla o ganito, net. Ang source ng pagkain nila ay mulabi plants lang po. Kaya lalabas yung honey nila na mulabi flavor. Pero sa labas, sa ibang bansa, may 4 or 6 sila na flavor ng kanilang honey. Dahil po iba't ibang season po doon. Merong fall, winter, summer. Kaya iba't iba naman tutubo na bulaklak sa mga season na yon. Okay. So yung bubuyog, iba't iba naman ang nakukuha na source. Okay. So dito sa amin, sa isang box na ganyan, yung box na yan, tinatawag yan na beehive. Okay. Diyan po naninirahan yung 50 to 60,000 na bubuyog. Wow. Okay. Pero nag-iisa lang si? Mother. Mother or queen bee. Queen. Okay. Queen bee, pag healthy si queen bee, maglilay po siya ng egg kada araw. Okay. Yung eggs niya ay aabot sa 1,500 to 2,000 a day. Sabi ko kanina, pag healthy. Ang tanong, ano ba ang pagkain ni queen bee para maging healthy siya? Bee. Ano? Honey. Honey? Bee honey. Yung pagkain ni queen bee sa ngayon, eh binibenta na ngayon sa merkado. Yan po ay anti-aging at nagpapaganda. Opo. Okay? Yung tinatawag na royal? Okay, royal jelly. Yan po ang pinakamahal na produkto ng bubuyog, royal jelly. Royal jelly is matatagpuan po yan sa mga bagong pisa na mga bubuyog. Like kababaihan, naglalabas po sila ng placenta. Okay, yung mga bubuyog pag bagong hatch, lalabas sa kanila yung royal jelly. At ipinipid po yan kay queen, also ipinapakain. So when we talk ipinapakain, si queen pala ay hindi marunong magsubo sa kanyang sarili. Yung mga workers ang susubo sa kanya through mouth to mouth. Okay. So when we talk about workers, lahat po ng nagtatrabaho dyan ay babae ba or lalaki? Babae. Okay, tama. Mga babae. Okay. Kahit po si Jollibee ay isang babae. Okay, totoo. Mamaya, malalaman natin yan. Okay. Jollibee. Si Jollibee ay isang babae. Jollibee. Talaga. Okay. So, yung mga workers, or saan yung mga male? Dahil po yung mga workers ay mga babae. Saan yung male? Ang tawag sa male ay drones. Drones are lazy bees. Okay, mga tamad na bubuyog yung mga lalaki. Okay. They only good in one thing. Giving. Okay, mating. Kay queen lang po. Yung mga workers na babae, hindi po sila fertile. Si queen bee lang po ang mangingitlog. Okay? Pero pagkatapos ng mating kay queen bee, ano ang mangyayari sa lalaki or drones? Okay, dedo. Okay. Pero hindi kagaya ng spider na kakainin ng queen bee yung male. Dahil po yung spider, pagkatapos po mag-meeting ng nila dalawa, yung lalaki kakainin ng babae. Sa head portion talagang ningangat-ngat yung ng babae. Dahil po, dun po ang nutritious part para sila magbubuntis. Okay. So yung bubuyog naman, eh mapuputol yung pambaba niya at maiiwan kay queen bee. Kaya yun, mamamatay. Kahit po yung mga workers o mga babae, mga meron silang stinger. Pag nakagat or na-sting tayo, mapuputol yung stinger, maiiwan yung panusok sa ating balat. Maya-maya, mamamatay din po yung nakakagat sa atin. Babae o lalaki? Babae yung... Dahil po, yung mga workers, mga babae, doon po sila meron yung stinger. Yung drones, walang stinger. Opo. So, kukuha ako ng isang frame. Dahil po sa isang box na ganyan, merong 10 frame. Isa lang frame. Swerte po sa atin pag nakuha natin si queen bee. Queen. Okay. Baka manganggat. Maya-maya. Hey, Nigo, somebody told me. Pwede manganggat. Yeah, I'm gonna be here. I just stay beside daddy. Go. Straight up. Yeah.
Tapos siya walang protection. Look, those are the bees. Okay. So huwag mag-alala dahil friendly sila. Friendly. Paano okay. Mo malalaman kung nandiyan si Queen Bee? Baby say daddy. Okay. Opo. Si Queen Bee po is twice bigger the abdomen po. Wala po si Queen Bee dito. Mas malaki yung katawan ni Queen Bee. Okay. So ito mga worker bee to. Okay. Wala si Queen Bee. Wala si Queen Bee talaga. Okay. Pag nandito si Queen Bee, maya-maya po pwede nating ibalik si Queen Bee. Dahil po, pag isang oras tayo na mag-discut at nandito si Queen Bee, yung ibang bubuyog ay sasama po sa atin. Dahil may significant na amoy si Mother Bee or Queen Bee. Yung tinatawag na paramount smell. Okay. So, ibang-iba po ito sa wild. Dahil yung wild ay aggressive po yun. Kahit po lapitan po natin sa kanilang bahay, na sinusugod nila tayo. Ito yung tinatawag na European honeybees or European bees. Kagaya ng wild, they are the same honeymaker. Okay? Okay. So, ang ginawa ng tao is yung kahoy at yung wire. Ito, yung, may wire dito. Okay? So, sila na po gumagawa ng ganito. Ito po yung tinatawag na honeycomb. Honeycomb is made of beeswax. Yung beeswax naman is ginagawa nating candle, lip balm. And then, yung beeswax is matatagpuan yan sa mga glands ng bubuyog. Isinisecret ng palabas para gawing honeycomb. Okay. Kung titingnan natin, ganyan po yan sa loob ng box. Ganyan. Sa itaas na portion, ito, yung nakasealed na parang maitim. Yan po ay pure honey na sa loob. Kahit man ganyanin ko, nalabas yung honey. They're not gonna bite you. Okay. They're not. So, and dito sa baba, yung brown na nakasealed, yan po ay mga pupa. Pag nabiyak na yan, lalabas po naman ang bagong bees na naman. Okay. So, kung titingnan natin dito, may puti dyan. Okay. Yan po ay isa sa pupa. Yung puti. Okay. Bakit siya friendly po? Okay, sanay na po sila sa tao at talagang European bee yung for demo or pang ganito, lagay sa box. Okay? Dahil ibang hindi nanganggat dyan dahil sa species o dahil nanganggat naman sila. Meron nanganggat na bee, di ba? Okay, lahat ng bubuyog ay nag-i-sting. Pero pag sinaktan mo ito, talagang lalabas yung stinger nila. Yung pagsinaktan namin yan? Opo. Gagating kami? Pag ginanyan mo yung kanilang katawan, lalabas yung stinger nila. Pero pag hindi naman natin yun sinaktan, papabayaan lang natin, eh wala naman po silang gagawin sa atin. Okay? So, nakita niyo itong honeycomb. May mga butas. Okay? Hindi lang kay bilog or circle. Meron siyang significant na figure. Anong figure ito? Okay. Hexagon. May six side hexagon. Almost perfect hexagon. Yung tao gagawa ng building. Yung strongest foundation na paggawa ng building is yung hexagon form. Eh yung bubuyog, mas nauna pa sa tao na nakagawa ng hexagon form. Kaya sila tinatawag na best engineer of all insects. Okay. So, dagdag kaalaman lang po. Kita natin yung bahay or beehive. May butas sa baba. Yang maliit. Yan po ay entrance and exit ng mga bubuyog. Sa madaling araw po or umaga, 4 a.m. to 5 a.m., may unang grupo na lalabas. Sila po yung tinatawag na scout bee. And then, babalik sila. Okay, babalik sila uli. After, yung work ng scout bee is to search the food or flower. Magsi-search lang. Okay? Kasali po doon si Jollibee. Okay, totoo.
Yung pag naihanap na sila ng bulaklak, babalik po sila sa loob. Iba po yung collector bee. Hindi po sila magko-collect. Search lang po sila. Babalik sila sa loob. And then, magtitell sa collector bee na may nahanap sila ng pagkain dapat doon. Ano ang kanilang communication? Para malaman ng collector bee na nandun ang pagkain. Ano ang ginagawa ni Jollibee sa TV? Sumasayaw. Okay, tama. Tama. Dancing. True dancing. Unang sayaw, tinatawag na wiggle dance. Palaging ginagawa ni Jollibee. Jollibee. So, opo. Sa umaga po. Sa umaga. Kadalasan po sa umaga, mga 6 or 7. Pag may nag-tour kami na 7, pagbukas namin, parang sumasayaw lahat. Okay. Nag-wiggle, round. Okay. Yung wiggle, it means the direction of the food. Okay? And pangalawang sayaw is round dance. Yung ikot lang ng ikot yung bubuyog. Nasa loob. Ikot lang siya ng ikot. It means the distance or layo ng pagkain. So malalaman na yun ngayon ng collector bee kung nasaan yung pagkain at anong layo. Anong direksyon? Yung sa wiggle niya. Sa wiggle? Opo. Malalaman na po nila. Okay. Yung tanong kanina ni ate, yung about sa queen. Pag namatay yung queen, may papalit ba? Okay. Kung titingnan natin yung butas, halos pare-pareho ang laki. Pero sa isang hive, merong isa dyan na twice bigger po. Yun po ang susunod na queen. Okay. Hindi naman sila kukuha ng queen sa mga workers. Dahil yung workers o mga babae, workers lang talaga. Yung queen, meron silang significant na queen talaga, opo. So, pero pag dalawa na yung queen dito, may nabubuhay na yung isang queen, lalabas yung pangalawang queen. At ang ibang bubuyog naman ay sasama sa kanya. Doon po, another colony naman ang magagawa. Okay. Yung lifespan ng queen bee is 5 to 6 years. Pero itong mga worker, dahil po pagod sila, 40 days lang po. Pero araw-araw na naman po na, araw-araw naman po nang itlog si Queen Bee. Okay. So may tanong pa ba? Okay. Sinong unang hahawak? And then take a photo. Ganyan. Pwede. Ito, frame. Ako gusto kong tikman yung honey. Okay. Meron kaming pre-taste doon sa... Hindi, ginawa mo kanina. Okay, pwede. Dito mo. Okay, pwede. Fresh na fresh. Okay, dito po na side. Picture. Okay, press lang. Okay, huwag matakot. Ay, oh my God. Ay, my fresh honey. Okay. Nakalo. I want light too. Okay. Is it? I don't like it. It's honey, you know. So you don't have to just look. You don't do it. Just look at it. Kami hindi pinapansin. Busy talaga sila. Busy sila. Naglilinis sila. Okay. So sinong unang hawak? Sige, ako na lang. Okay. So take a photo. Okay. Busy.